Farmers, I'm Jeffrey Malika. Welcome back to my channel. Ngayong araw na to, mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo ang aking mga alagang manok nandun sa ating breeding pens. So ano pang inintay natin, mga ka-farmers? Let's go! So ayan, mga ka-farmers, kumakain pa rin sila. Hindi pa na naubos yung nilagay natin pagkain. May mga sisiyo dito nakapasok ko kasi yung butas medyo malaki yung agwat niya kasi kaya pumapasok yung mga sisiyo nating iba. Ayan, mga farmers, nag-start lang po ako sa 6 na hens at saka isang rooster. So ngayon dumadami na po sila kasi tuloy-tuloy yung pangitlog nila at saka nag-incubate po ako sa ating DIY incubator. At puntahan naman natin yung mga sisiyo nila para makita nyo rin kasi napakaganda talaga pag magmanukan tayo kasi may alagaan tayo tapos kumikita din tayo dito. So ayan, mga farmers, yung dito naman sa kabila ay mga unang batch po sa na napapisa natin. Ayan, mga farmers, pasok tayo. Ito po yung mga unang batch natin. Ayan. Hindi ko pa sila pinakain kasi lilinisan ko pa yung pagkain na nila. Yung lagay ng pagkain. Gutom-gutom na nga sila. So ayan. Ito po yung mga first batch natin. Medyo malalaki na. Ayan, mga farmers, magtutumans pa lang to pero napakalaki na. Ayan, napakaganda, napakahealthy kasi alagang vitamins at saka talagang may vitamins yung painuman la at saka inaluan ko rin yung pagkain nila ng vitamina. Ayan. Ayan, mga farmers. Medyo meron din tayo mga saso dito, pero crossbreed na to, wala nang, hindi na talaga siya pure. Ayan. Ang ganda ng kulay nitong isa. Napakalaki ng katawan. Pagkaganda ng talaga, lahi niya. Crossbreed po to, mga ka-farmers. Ito po yung unang batch natin sa pag natin pag incubator na napisa natin. Medyo malalaki na rin sila. Doon sa incubator natin meron din tayo mga itlog na nilagay doon. Malapit na rin yung mapisa kasi i-update ko lang sa inyo pag napisa na yung nilagay ko doon sa incubator. Ito po yung natin, yung last batch na isa. Ilang piraso lang to, medyo hindi naman karamihan to. Ayan po, may ilaw, inilawan ko sila para mainitan yung mga sisiyo natin para mabilis lumaki at saka healthy din mga sisiyo natin. Napakaganda talaga magmanukan, mga farmers, kasi balang araw pag dumami ng dumami to, kikita din tayo dito ng malaking pera. Hindi naman sipag at syaga lang, mga ka-farmers, kailangan natin para magiging successful tayo sa ating pagmamanukan. Disclaimer lang po, mga ka-farmers, hindi po talaga ako expert dito sa pagmamanok. Beginners lang po ako, pero tinatry ko yung base ko para kung anong mga maano na sa pagmamanukan. Yung kung magiging successful ba yung pagmanok natin. Pero hindi ko sila pinabayaan, mga ka-farmers. Inalagaan ko sila ng mabuti. Kung sikan to dalas nuts, medyo malalaki na. Yan, mga ka-farmers. Nasa mga ilang month old, 1 month old na siguro to. Napakalaki ng katawa, no?
Ayan mga ka-farmers, pagaganda. Pagaganda ng sisiw natin, napaka-healthy at saka laki ng katawan. Ayan. Kung ngayon mga ka-farmers, hindi pa po ako nagbibinta ng mga sisiw natin kasi nga magpaparami pa tayo ng magpaparami. Mga lalaki lang po yung mga i-dispose natin mga ka-farmers kasi yung lahat ng mga babae na ano, lahat ng babae na sisiw natin ay ating pipilian para magiging susunod nating mga breeders. Hindi kaya ipatining natin, papalagiin, tapos ibinta natin kung saan mabinta sa mga karinderya. Halimbawa, karinderya, ganun. Linis talaga yung ano, yung pagkainan at tubigan nila. Lagyan na rin natin ng vitamins ito. May vitamins ito at saka kailangan lang talaga ng ano, ng malinis talagang tubig araw-araw. Nagpapalit pa ako ng tubig sa aking mga painuman umaga at saka hapon. Ayan po. So ayan mga farmers, wala pang kainan kaya sunod na sunod sa akin. Hugasan ko pa yung mga pagkainan nila para malinis talaga. Dito mga ka-farmers, kagabi umulan talaga ng malakas kaya medyo yung lupa natin basa. Kaya nag-ano ako, baka magkasakit yung sisiw natin kung nagkasakit. Talagang nag-aanuhan, mahirap na anuhin, gamutin pag lumala lang yung sakit nila. Kaya i-check natin kung sino yung may sakit para maagapanin natin kagad. Ayan mga ka-farmers. So, dandun yung mga breeders natin sa kabilang ano, pins nila. So, lalabas na tayo mga farmers. Punta natin yung mga sisiw natin sa may, sa growing pin nila. Farmers. Ayan, hindi makita. Napaka-healthy talaga. Ang gaganda ng mga sisiw natin. Ayan mga farmers. Ayan, ang ano talaga nyan. Medyo marami na to sila mga farmers. Pero nag-start na ako dito sa 6 na inahin. At sa isang rooster. Ayan mga ka-farmers, sa growing pin number 2 natin. Ayan. Magkapatid lang to sila, 10 sila, pero nauna to medyo halos lalaki to dito. Ang bilis lumaki. Tapos dito naman sa kabila, yung medyo maliliit pa yung ano natin dito, sisiw. Ayan mga ka-farmers. Ayan. Ang pinapakain ko sa kanila, yung ano muna, yung Integra 1000 po kasi para malakas yung immune system na at saka yung calcium, marami din calcium yun. Ito naman sa kabila yung ano natin, mga sisiyo pa rin natin na malalaki na rin. Ayan mga farmers, ayan, napakaganda talaga. Ang ganda ng mga sisiyo natin, napaka healthy at saka sa ngayon, di pa ako nagbibinta kasi ito naman sa kabila, medyo malalaki na ito. Pwede na itong ibaba pero wala pa tayong bakod kaya nanatili sa growing pin natin. Ayan mga farmers. Pero pwede na ito ibaba kasi kompleto na yung balahibo nila. Dito naman sa kabila mga farmers, ano pa rin ito. Pero itong mga sisiyo natin mga ka-farmers, mga crossbreed na to, hindi na talaga pure heritage kasi wala po tayong roster na. So ayan mga ka-farmers, i-update ko lang kayo pag anong sitwasyon sa chicken farming natin. Tapos dito ako magbabakod, pag naglalagay na ako ng bakod dito, i-update ko lang kayo kaagad. Magbablog din ako sa ano, pag may dumating na yung net natin para dito na natin pagkakawalan yung mga alaga nating manok. Ayan. Dito tsaka doon papunta doon sa pinakadulo. Ayan mga farmers. Ayan, makikita niyo yan sa ano. Hanggang doon po yung iano natin, lalagyan natin yung net, pero sa ngayon yung net natin na in order kasi kapos pa tayo sa pira. Siguro mga 100 meters lang yung taas niya at saka yung height niya nasa 6 to 7 feet. Ayan, pero iwan ko kung
kakasyabayan dito sa area na to, papunta doon sa baba, tapos sa akyat dito, hanggang dito lang muna siguro, tapos pag ganyan siya hanggang doon sa may gilid na ano natin ang tawag doon, pins. Yan mga farmers, ito lang pong pinagawa kong una, itong pins na to, kasi wala pa tayong masyadong malaking pera, kaya nag-iipon ako para mapagawaan sila ng bahay. Yan mga farmers, so thank you sa ating Panginoon, kaya nakaipon tayo ng maliit na pera na pagawa natin yung pins natin at saka dun sa kabila, so yung mga alaga natin kapag umulan may silungan sila at saka safety din sila sa mga kung ano mang meron na ano dito, pwede silang saktan. So ayan mga ka-farmers, i-update ko kayo sa susunod kong video sa ating free-range chicken, pag kung talagang magiging successful tayo dito, kasi beginners pa po talaga ako dito sa pagmamanok. Wala pa akong experience na maganda, kung ano ang sa akin lang yung nag-ano lang ako, bis lang sa aking kung anong gagawin ko, kung anong dapat gawin sa pagmamanok. So yung experience ko, kung nagiging successful man tayo someday, so makapagbigay ako sa inyo ng kunting kaalaman para naman ma-share ko sa inyo kung anong ginawa ko sa aking mga alagang manok, kung paano sila naparami natin at saka kung paano sila ang paglaking lai gaganda. So yun lang po mga farmers, sana nagustuhan niyo yung video natin at saka paki-like and subscribe lang po sa aking YouTube channel. I'm Jeffrey Malikay po. Maraming salamat po mga farmers. God bless you all.